Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Curry, boboto kay Ja Morant. Joel Embiid, may inamin kay KD matapos ang sagutan. At LeBron James, humahabol sa MVP ladder. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kanina nga ay muling nakuha ng Memphis ang panalo at nagtala si Ja Morant ng 30 points, 6 rebounds at 8 assists. Before this game ay gumawa pa lang siya ng 41 points and 10 rebounds. At buong season nga ay mahusay talaga ang performance ng young guard na ito. May average siya ngayon na 24.5 points, 5.7 rebounds at 6.6 assists per game. At number 4 nga ang Memphis sa buong Western Conference. Ang former NBA player Evan Turner ay nag-post nga sa kanyang official Twitter account na kung sang-ayon ba sila na All-Star na si Ja Morant ngayong season. At nahuli nga nag-like nito ang two-time MVP Stephen Curry. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserving ng All-Star spot si Ja Morant? Lalo na't napakadami ngang magaling na guard sa West, tulad ni Stephen Curry, Chris Paul, Devin Booker, Luka Doncic, Russell Westbrook, Donovan Mitchell, Damian Lillard at iba pa. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid. Kahapon nga ay napanood natin ang mala-playoff na bakbakan ng Philadelphia 76ers at ng Brooklyn Nets, kung saan nakuha ng Sixers ang panalo. Naging physical nga ang game na ito at madaming palitan ng hindi matatamis na salita sa pagitan ni Embiid at ni Kevin Durant. Ganun pa man, matapos ang game ay nagpakita nga ng pagiging professional si Embiid at nagbigay galang siya kay KD. Ayon kay Embiid, if there was one player that I think is more talented than me, it's definitely Kevin Durant. I have a lot of respect for him. So ayun nga po mga kaibigan, aminado nga si Embiid sa galing ni KD at mataas naman ang respeto niya. Basketball lang talaga at walang personalan. Lumalabas lang ang kanilang mga pagiging competitive kapag matindi ang labanan. Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James at sa MVP ladder. Kanina nga ay nagtala si LeBron ng kakaibang 43 points, 14 rebounds, 0 turnovers sa loob ng 29 minutes of playing time while also shooting 62% sa field. At kapag inisip mo nga na 37 years old na ang player na ito, talagang hindi nga ito mga kaibigan madalas. Itong magkakasunod na din ng game kung saan gumagawa siya ng 30 points o pataas. Sa kanyang last 7 games ay may average din siyang 36 points, 11 rebounds and 7 assists per game. Individually, ito nga ang best 7-game stretch niya in a long time. Ganun pa man, hindi pa nga din ito sapat upang mapasama siya sa top 10 ng MVP ladder. Nasa tuktok ngayon si Giannis, kaya naman malaking congratulations sa kanya dahil kung magagawa niyang makuha ang kanyang pangatlong MVP ngayong season, malalagay nga siya nito sa legend status. Para sa akin ay tama naman na wala muna si LeBron sa top 5 ng MVP ladder, ngunit ang top 10 ay debatable yan. Matanong nyo kung bakit? Ito ay sa dahilan na sa kanilang last 7 games ay dalawa lamang ang panalo ng Lakers at nang inilabas naman ng listahan na ito ay hindi pa nga counted ang panalo nila laban sa Blazers at ang performance ni LeBron kanina. Ngunit kung individual performance ang pag-uusapan, easily pwede mong ilagay sa top 5, top 3 o kahit sa tuktok mismo ng MVP ladder sa LeBron. Ganun pa man ay nahihila nga siya pababa sa MVP ladder ng kanyang team standing sa ngayon. Kung may pagpapatuloy ni LeBron ang ganitong performance at mako-convert ito ng Lakers sa mga panalo, tiyak na aangat siya sa listahan na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit the notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!